paano makinig para sa mabungang buhay tayo na po't magkapet pandasal. Nang inilapit sa Panginoong Jesus ang isang pipi at bingi, inilayo niya ito sa karamihan, ipinasok ang kanyang daliri sa tenga at tumingala siya sa langit. Wika niya, Ephatha, na ang ibig sabihin ay mabuksan. At nabuksan nga ang kanyang tenga at siya ay nakapagsalita. Ang pagkabingi po ay hindi lang sa mga may kapansanan sa tenga. May mga bagay na hindi natin pinapakinggan. Ang payo ng ating mga magulang, ang tinuturo ng mga guro hindi natin paborito, ang negative feedback ukol sa ating mga nagawang pagkakamali. Madalas, nagbibingi-bingihan tayo sa mga bagay na masakit o nanghahamon sa ating pinaniniwalaan. Ngunit ang susi upang matamo ang kapayapaan ay ang pakikinig. Upang pakinggan, kailangan nating maging mahusay na tagapakinig. Huwag muna tayong magsalita. Ito ang buo nating pag-iisip sa nagsasalita. Kung may hindi natin naintindihan, magtanong. Pagkatapos ibuo ang sinasabi gamit ang kanilang salita. Nakakadulog din po ang pagtango o pagpansin sa kanilang nararamdaman. Kusang nabubuksan ang ating puso at pag-iisip kapag taus-puso tayong interesado sa taong pinapakinggan. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, buksan ang aming mga tenga sa lahat ng tao upang sila ay mapahalagahan. Amen.